me again, Silver Scully Vlogs, and welcome back to my channel. Yay! For this video guys, pag-usapan natin yung bagong memo na nilabas ni Marina, yung strict implementation ng online appointment ng ating SIRB, OSRB at saka SID. O yung OAS, o yung tinatawag na OAS, yung online appointment system, kung saan iisa na lang yung website na pupuntahan natin para mag online appointment. Yun yung OAS o yung online appointment system. So yun yung pag-usapan natin ngayon sa video na to. So by the way guys, kung bago ka pala sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa Silos Connect Vlogs at huwag kalimutan i-click ang notification bell para update ka sa lahat ng aking mga video. So by the way guys, nandito pa rin pala tayo sa Dover. It's a very cold night ngayon dito. Time check, so 7:58 PM na ngayon, pero medyo maliwanag pa at medyo mahangin, kaya medyo malamig din. Ito yung Dover ngayon. Ito yung sa Dover, England. Dover, Kent, England. So, nasa mga 10 degrees Celsius yung temperature, pero feels like 3 degrees. So napakalamig. So hindi tayo magtatagal dito guys kasi malamig. Nakita ko lang sa yung view natin. Nandito ako ngayon sa aft ng barko. Yung sa puwitan ng barko. So ayan. Medyo maliwanag pa kahit mag-aalas 8 na ng gabi. So hindi tayo magtatagal guys. Let's go. Pag-usapan na natin yung OAS o yung online appointment system na strict implementation sa ating pagkuha ng appointment sa ating mga SID at sa ating Suka. Alright guys, pumasok na tayo dito sa ating kabina kasi hindi natin kaya yung lamig sa taas. Talagang napakalamig ngayong gabi dito sa Dover, England. So talagang lamig niya din kaya, hindi natin kinaya yung lamig kasi mahangin. So pumasok na tayo dito at dito na natin pag-usapan yung guidelines sa strict implementation ng ating appointment, online appointment sa SID at saka SRB. So noong 3 days ago guys, naglabas yung Marina ng bagong guidelines sa strict implementation ng ating online appointment sa ating SID at SRB. So unang nakasaad dito ay lahat ng SRB natin saka SID appointment ay doon na lahat i-apply sa OAS o kung tinatawag nila na OAS o online appointment system na site. Ito yung http://isid.srb.marina.gov.ph. So effective Tuesday, April 20, 2021, lahat ay doon na i-apply sa site na yun, sa OAS site na yun. At saka wala nang walk-in application. So from the mentioned date na April 20, 2021, after nun, wala nang walk-in application na tatanggapin nationwide sa lahat ng branch ng Marina. At pangatlo guys, lahat ng mga expedite applications na ipaprocess online, i-allowed lang to on a case-to-case basis. So same process pa rin, i-evaluate pa rin sa ating personal designated personnel ng Marina. So pero hindi ikaw ang mapaprocess personally online dahil ang agency ang bahalang magprocess nito dahil may mga requirements din na kailangan para ma-approve ka sa expedite processing. At may iba ding at may hiwalay din na site na kung saan yung license manning agency mo ang mag-a-apply doon. Isa na sa requirements nito ay ang mga affidavit of undertaking
confirm na in-ticket, yung ticket mo, at saka yung approved POA contract, malapit na yung alis mo. So, yung agency muna ang bahala nitong mag-process dahil sila yung allowed na mag-process ng expedite, na expedite processing. At saka, pang-apat ng sinasabi sa guidelines na to is yung transfer ng venue at date ay maaaring i-allowed for expedite applications if supported by the documentary requirements mentioned in the preceding item. So kung yung lahat ng mga nire-require nila, katulad mga affidavit undertaking, yung e-ticket, yung approved POA contract, meron ka nun, so maaaring mo itong i-change yung date o venue kung saan yung venue na mas may malapit na schedule o slot. Saka panglimang guideline is yung marina ay mag-open ng slots for SRP at saka SID applications for all its processing offices nationwide until August 31, 2021. So additional SRP SID slots will be added in the ensuing months. Saka pang-anim na guidance na sinasabi ng na inaano ng marina is yung while it ensures the public the integrity of the SRB and SID system, the marina strongly encourages all concerned seafarers to process their online application by themselves or through the assistance of their family members if necessary. So, sinasabi dito, yung bottom line nito is huwag tayong lumapit sa mga fixer dahil maraming fixer na lumalapit sa atin at magpaprocess na magbabayad din malaki. So wag. So kung may mga kakilala kayo, mga seaman na kakilala kayo na marunong nang mag-apply, madali lang naman mag-apply sa UES, sa online appointment system nila. At saka nga pala, na gumawa na ako ng video nito, nung una kong video kung paano mag-apply ng SID sa UES, sa online appointment system through http://sidsrb.arena.gov.ph. So panoorin nyo na lang yun, madali lang talaga. So yun lang guys, basta madali lang mag-apply ng SID SRB sa OAS ng Marina, yung online appointment system nila through http sidsrb.marina.gov.ph. Panoorin nyo na lang yung nauna kong video dahil may tutorial ako doon kung paano mag-apply ng SID. Same na procedure lang din sa SRB, napakadali lang at napakadali din ng mga payment method doon. Pwede credit card, pwede sa mga bayad center o kaya mga partner nila ng mga bayad center. So napakadali lang din ng bayad, pwede yung Gcash o anuman, Pimayo, so ganyan, mga e-wallet pwede din. So madali lang talaga ng bayad. So yun lang guys, kung nagustuhan mo itong video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe Sailors Connect Vlogs at huwag kalimutang i-hit ang notification bell para update ka sa lahat ng aking mga video. So, hanggang sa muli guys. Bye-bye!